Sabado ng umaga, isang misa para kay Senator Noynoy ang ginanap sa Manila Cathedral bago siya mag-file ng kanyang kandidatura. Naroon sa misa ang magkakapatid na sina Kris, Balsy, Pinky, Viel at iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Dumalo rin dito ang malalapit na kaibigan ng pamilya Aquino mula sa showbiz tulad ni na Chiu, Erich Gonzales, Enchong Dee, Dingdong Dantes, Marian Rivera, Rap Salazar, Agot Isidro, Lucy Torres-Gomez, Gretchen Barretto with Tony Boy Cojuangco, Cesar Montano, Governor Vilma Santos with former NEDA Chief Ralph Recto at si Boy Abunda. Lahat sila naging taimtim ang pagdadasal at pakikinig sa sermon ng officiating priest na si Father Arnold. We are called by the Spirit to commit ourselves not only to promote peace but being peace ourselves para sa isang isa. Kumanta naman sa misa sina Rap Salazar at Agot Isidro. Pagkatapos ng misa, lahat all out inspiration ang naramdaman. Malilimutang tagpo sa pagbisita ni Pope John Paul II sa Pilipinas noong 1995 ay ang pag-awit ng theme song na Tell the World of His Love. Napukaw nito ang kalooban hindi lamang ng tinatayang 5 milyong Pilipinong dumagsa sa Quirino Grandstand, kundi maging ng mga foreign delegate. Si Pope John Paul II, kitang-kitang nakikisabay pa sa beat ng kanta. Ang composer ng kanta na si Trina Belamide, hindi raw inakala na ganito kalaki ang epekto ng kanyang kanta. Nauna yung lyrics for this one, I thought it was a way of rephrasing the whole theme. Sabi ko, ganun, as the Father sent me, so am I sending you. So parang, tell the world of His love. Ang dating GMA News reporter na si Ralph Guzman, naging bahagi ng children's choir na umawit noon sa grandstand. 14 taong gulang pa lang siya noon. Nung time na yun, excited lang ako kumanta for the Pope. Lahat talaga ng mga parokya, lahat ng mga simbahan, kasi na-mobilize talaga noon. The night before, doon lang kami nagkita-kita. Maging ang mga tao, eh nakipagsabayan sa mga choreography ng kanta. Nagkaroon pa nga ng pag-wave ng mga tao sa grandstand. Sabay-sabay nagpakita ng pagmamahal sa Santo Papa na buong puso naman niyang sinuklian. Hindi rin malilimutan noon ang pagpapaikot ng baton ni Pope John Paul II nang dumalo naman siya sa isang event sa UST. Ganun din nang makikanta siya kasama ang mga tao. And now, ladies and gentlemen, may we request His Holiness.